National Irrigation po. Marami na pong, nung una pa lang pong nabalitaan ng NIA itong El Niño, nagkaroon na po kami ng mga instructions sa aming mga offices, sa field offices. Nakapokus po kami nung una sa procedural. Ito po yung mga water saving technologies at saka yung mga AWD po yung tawag natin, wetting and drying. Yung procedural po yung focus namin ngayon. Kasama na po yung pag-adjust ng ating cropping calendars para po maiwasan yung kakulangan ng tubig. Kaya sa ngayon po, nag-start na po yung wet season at matagal na po nag-start yung wet season natin. So, procedural po yung una namin naging focus. Meaning procedural. So, tuturuan nyo yung magsasaka ng itatanim, uuri ng panalim na hindi masyado kailangan ng maraming tubig. Opo, yun po yung kasama. Mayroon po tayong mga drought resistance na rice at tinutulungan po rin natin sila ng mga high value crops. Yung pong konti lang yung demand sa tubig. Yun po yung mga kasama sa mga projects ng NIA, programs. Hindi na raw, walk us through. Gaano kalaki ng lupa sa bansa ngayon ang binibigyan ng tubig ng NIA? Ang tabuan po ng ang tawag po namin dito ay yung field up service area. Ang tabuan po ay umaabot na sa 1,400,000 hectares. Ang napatubigan po natin ngayon po wet season na ongoing ngayon, ang napatubigan na po natin ay 980,000. Ongoing po ang wet cropping season natin. So, sabi ko yung tanong, ilang po hectare sa yan? Gano'ng kalawin ang maapektuhan ng El Niño? At ilang porsyento ng tubig na naibibigay nyo ang mababawas with the advent of El Niño? Yung areas affected po, yan po yung kasama sa ongoing project natin. Kasi ang PAGASA po nag-from El Niño was, nag-El Niño alert na tayo recently. So ang ano po natin ngayon is yung area specific na po yung ating project ngayon. Kasi po dapat, yung procedural po, nationwide po natin ginawa yan. Ngayon po, area specific na nag-inaalam na po ng ating mga field offices kung mismong area na magiging affected. Kasi mayroon na pong forecasted na dry spell at saka yung mismong drought. Yung po sa drought na yon ang magiging critical po yung sa pagpapatubig. Sa paano po kalaki ang volume ng tubig na mawawala doon sa mga magkasaka niya? Para po maunawaan natin kung gaano kaseryoso o kabigat ang problema ng haharapin natin sa pagsapit ng peak ng El Niño. Pero ang inaasahan po natin, malaki po yung maapektuhan, Region 2, Region 5 po, at saka sa dry spell po, Region 2, Region 5, 4A, at saka po sa Tar, Cotillera. Opo, yun po ang lugar na binabanggit nyo eh. Malaki po siya ng gulay sa ating bansa ay nagagaling. Opo, yun po sa lalo na sa Cordillera. Maganda po sa gulay natin. Meron po tayong gulay na hindi masyadong malaki ang demand sa tubig. Ano yung sabi na kahit na hindi nyo hindi masyadong babagsak ang pag-anib ng ating na agro-products? Ang halimbawa po sa NIA, inter-agency na po kasi yung approach eh. Actually, ang nagpapunta po sa akin dito ay Department of Agriculture, yung National El Niño Team. So, ang ano po is inter-agency na po pag-identify ng mga crops na akma para sa magiging panahon natin ngayon. So,
irrigated. Opo. So, ano nga ron? Para pumuko yung kwento sa isipan namin yung mga marumahayan, anong mensahe gusto nyo iparating sa mga, not necessary sa pagkasama, kundi sa mga umayang Pilipino, kasi kami, naniniwala, basic kami, water, agriculture is water. Without water, walang agriculture. Kunti ang tubig, kukunti ang aking, kukunti ang kakain, yung mamahal ang bilihin. So kayo, with assurance na meron pala kayo na parang yung measures na ginagawa, tataas ba ang presyo ng gulay, mababawasan ba kakain natin ang agrikultura, o hindi? Ang National Irrigation po, administration sa pamumuno ng aming administrator Gillian, kasama po ang Department of Agriculture ay patuloy na inaalam po ang ating situation at para po maibsan ang epekto nitong El Niño. Yung pong mga tanong ninyo, siguro may meeting kasi kami sa Tuesday ulit sa DA. Lahat po ng DA family yun. Ipapaabot ko po para po ma-address patuloy na mabigyang pansin ang lahat po ng concern ng mga mayan. Meron nga itong press release kayo, Sir Robert. Papa. Madami ba kayong comment? Ibigay ko po kayo mga kasi pero konti lang po ito. Pero... Sige, napakabot ka lang sa inyo ang press release ng NIA. Yes, ma'am. Sir, yung itong sunod-sunod na pag-uulan. Yes, sir, ito pong ilang araw na nagsunod-sunod na pag-uulan, nakatulong po ba yun, sir, sa farmers natin? Lahat po ng mga ganyang maliliit na bagay, nakakatulong po yan. Kasi yung pong sa amin, yung sa malawak na palayan, definitely po nakatulong yan. Kasi ongoing po yung farming activities natin ngayon. May mga tanim po, wet season na po. So hindi na kailangan dumaan pa sa mga dams at mga kanal, direkta na po yung nakakatulong dun mismong palayan. Sir, gano'ng kalaking tulong? Can you quantify po para lang? Kaya po ba i-quantify? Baka po. Ma'am, hindi po kasi sa ngayon, hindi ko pa masagot, pero nationwide po ang cropping activities po natin. Meron po tayong under land soaking na 175,000 hectares. Yun po yung pagsimula pa lang ng pagtanim. Ang may tanim na po ay umaabot sa 460,000 na po. Yun po yung area na nakakatulong itong pagtag-ulan na ito. Gaya po nung nasabi ko kanina, ang El Niño activities na po namin ngayon ay area specific. Kasi mayroong ngayon umulan sa atin o binaha ang mga city, syudad, pero hindi siya laging ganun din po ang pag-ulan dun sa mga palayan natin. So parang maliit ang bilang sa kalulan? Tama po ba? Sana po sa palayan. Sa palayan at sa mga gam po natin para naipon. Para doon may innocence of ignorance na po. Kapag ito 175,000 hectares land soaking, meaning kahit sa pagkula na ito, yung 175,000 na yun, hindi na kailangan ng irrigasyon, napasak, pwede na magdanay mo. Opo, yun po yung tinatawag natin na sahog ulan. Ang irrigasyon po ay laging katuwang ang ulan. So nakatipid ng tubig o 175,000 nagsimula ang dahil sa sabit. So itong ulan na ito na karoon, hindi po matakot sa mga plantation natin. Mayroon po, nakakaano din po yan. Mayroon. Question pa sa ating kasama sa kanila. Yes. Hello, sir. Sir, pakiulit lang po yung mga areas na maapektuhan ng dry spell and ng drought and at the same time, di ba po mas mababa na po yung allocation ngayon ng mga dams sa irrigation? So, ano po yung mga steps o yung mga hakbang na ginagawa ng NIA para makatulong siguro, makaugment yung development po? Yung po augmentation is, nag-request na po yung NIA kasi yung pondo po namin ngayon is nakaset na ng General Appropriations Act. Kung nag-request na po yung NIA,
ng additional na augmentation pumps. Ito po yung mga shallow tube wells para doon sa mga downstream area ng ating mga palayan. Yung pong sinasabi ninyo na sa DA2 yun eh, yung sa DPDOT, sa PAGASA po, yung dry spell, andali po ah, sa by ngayon pong June, ang dry spell na po na may declaration is sa probinsya po ng Apayao, Cagayan, saka Talinga. By December po, ang inaasahan po natin dyan po sa CAR, sa Region 1, sa Region 3, Region 4A, sa 5, at saka, ayun po, sa 5, sa Visayas po, sa Antique, Guimaras, Iloilo, Antique. Galing po ito sa PAGASA. Sa December pa po ito, itong mahaba niya. Ano po niyo, sir, mga additional na augmentation natin na yung pong augmentation plan natin, yung pong pump, yung una, plus yung pong sinabi natin na procedural, kasi may, ang ano po natin, yung plotting calendar, inaano po natin, sa isang malawak na palayan po, mayroon po siyang sectors. So, kailangan pong magawa natin yung, halimbawa, sector 1, siya po muna ngayon. And then, pagkatapos po niya, papatubigyan naman yung next. Ito pong mga schedule of planting po ito, nakikipagtulungan po ang NIA sa mismong mga farmers at saka lahat po ng stakeholders, kasama po yung LGU at saka ibang government agencies na involved sa agriculture. Kina-approve po yan. Yes, please. Okay. Last two questions. Good morning, sir. Aminin po natin, sir, marami talaga mga farm areas na napabayaan talaga ng DA. At the same time, wala talaga silang mga water irrigations. Hindi ko naman sinasabi na talagang masigaso sila dahil alam ko, kunti lang din ang mga ano ninyo, kunti lang yung mga empleyado. So, ano po ang gagawin nila para naman makarating sa inyo yung mga hinain ng mga magsasaka? Kasi sa pag-iikot ko, nagmamantini lang sila ng mga balloon. Gumagamit sila ng sariling pera nila para pumili ng water pump, yata ang tawag doon. Paano po sila magkikipag-ugnayan sa inyo, yung mga magsasaka? Ang National Irrigation Administration po ay mayroong 70 plus field offices. Halos lahat po ng probinsya mayroong lumapit lang po sila doon. Nakikipagtulungan din po kami sa ibang government agencies, kahit po sa mga LGUs. Plus, pwede kayong sumulat mismo sa aming administrator po by email or by itong ating papel na sulat. Pwede bang sa'yo na lang, sir? Nandito na eh. Pwede po kayong sumulat sa NIA. Meron po kaming website, meron po kaming email. Maano po ninyo, direkta po sa aming administrator, pwede po i-address. Kung kayo po ay isang asosasyon, pwede po kayong lumapit sa NIA, sa aming pong sa mga provincial offices, field offices, para po matulungan kayo. Basta po mayroon ka tayong source ng tubig, pagsisikyapan po namin sa NIA at sa ibang sa DA, na yung tubig ngayon ay madala sa mga palayan po natin.